Dalawang araw pagkatapos manganak, inabandona ng isang ina ang kanyang sanggol na si Angelica Santos sa ospital. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang Medical Social Service sa DSWD Residential Care Facility upang may pansamantalang mangalaga kay Angelica habang hinahanap ang mga magulang at kamag-anak niya. Mula rito, sisimulan ang kinakailangang proseso base sa RA 9523 bago maipaampon ang isang bata. Ano ang Republic Act 9523? Ito ay paunang proseso na kinakailangan bago maampon ng isang batang inabandona, foundling at voluntaryong ipinagkakaloob ng mga magulang sa estado ang pangangalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng Certification Declaring a Child Legally Available for Adoption o CDC-CLAA. Ang batas na ito ay naaprubahan noong 2009. Dito, ang dating judicial na proseso sa deklarasyon ng pag-abandona sa isang bata ay naging administratibo na sa ilalim ng pamamahala ng DSWD. Sa kaso ni Angelica, pagkatapos na magsagawa ng kaukulang proseso at masusing pagsisiyasat ng social worker, kanyang inirekomenda na ang pag-aampon ang higit na makakabuti para sa bata pagkatapos ng pag-abandona sa kanya. Siya ay idiniklarang legally available for adoption, kung saan ang kanyang CDC-CLAA ay nilagdaan na ng kalihim ng ahensya ng DSWD. Dadaan naman siya sa proseso na tinatawag na matching. Batay sa Republic Act 8552 o Domestic Adoption Act of 1998, ang matching ay ang proseso ng pag-aaral ng Child Welfare Specialist Group or CWSG ng pangangailangan ng bata at kung sino sa mga approved adoptive parents ang may lubos na kakayahan na makatugon sa kanyang pangangailangan. Ang CWSG ay binubuo ng mga eksperto katulad ng social worker mula sa DSWD, psychologist, pediatrician, abogado, at kinatawan mula sa non-government organization. Iprinisinta ng 2 beses ang sitwasyon ni Angelica sa Regional Matching Conference sa DSWD Regional Office. Ngunit walang adoptive parents ang may kakayahan na tugunan ang kanyang pangangailangan. Dahil dito, isinumite ang kanyang mga dokumento sa DSWD Central Office para sa inter-regional matching. At si Angelica ay na-match kina Mr. at Mrs. Corpus na nakatira sa Cebu City. Bago pa man na i-match si Angelica, kinailangan ni na Mr. at Mrs. Corpus na maaprubahan maging adoptive parents, base sa Republic Act 8552. Ano ang proseso na pinagdaanan nila? Nagsumite si na Mr. at Mrs. Corpus ng application form sa DSWD Regional Office. Maaari ring magsumite ang mga aplikante sa mga accredited child placing agencies. Ang application form ay maaaring makuha sa mga nabanggit na opisina o sa website ng DSWD. Dumalo sila sa pre-adoption forum na isinagawa ng DSWD Field Office. Nagsumite rin sina Mr. at Mrs. Corpus ng mga sumusunod na dokumento. Prospective adoptive applicants ay mga foreign national, may mga karagdagang dokumento na kailangan.
Pagkatapos na ibigay ang mga requirements sa DSWD Regional Office, nag-schedule ng home visit ang isang lisensyadong social worker. Mula rito, gumawa ang social worker ng home study report na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa mga prospective adoptive applicants. Ito ang naging basihan ng rekomendasyon ng social worker na maaprubahan ang aplikasyon na maging adoptive parents sina Mr. at Mrs. Corpus. Matapos maaprubahan ang application nina Mr. at Mrs. Corpus, isinama ang kanilang mga dokumento sa Regional Matching Conference. Subalit, walang bata ang na-match sa kanila pagkatapos ng dalawang presentation. Kaya ang mga dokumento nina Mr. at Mrs. Corpus ay isinumite sa DSWD Central Office para sa inter-regional matching at dito na sila na-match kay Angelica. Mula rito, nagsumite sina Mr. at Mrs. Corpus ng acceptance letter at ipinagkaloob sa kanila ang Pre-Adoption Placement Authority o PAPA kung saan binigyan sila ng karapatang pangalagaan si Angelica. Isinagawa ang paglipat ng pangangalaga ni Angelica kina Mr. at Mrs. Corpus pagkatapos na maibigay ang PAPA. Nagsagawa ng post-placement supervision ang social worker sa loob ng 3 buwan upang masubaybayan ang pakikiangkop ng bata sa kanyang adoptive parents. Pagkatapos mapatunayan na satisfactory ang placement ni Angelica kina Mr. at Mrs. Corpus, ang DSWD ay nagbigay ng Certificate of Consent to Adoption o CA. Mula sa kanilang pagtanggap ng CA, binigyan sila ng DSWD ng hindi lalagpas ng 30 araw para maisumite sa korte ang petition for adoption. Mula rito, nagkaroon ng hearing sa korte hanggang sa naipagkaloob ang Decree of Adoption at Certificate of Finality. Binigyan ng korte ang Local Civil Registrar Office o LCRO ng mga kopya ng mga dokumentong ito upang mabigyan si Angelica ng amended birth certificate. Isang mahigpit na paalala, walang bata ang maaaring ipaampon na hindi na pagkakalooban ng CDC CLA-A, maliban sa step-parent at relative adoption na pasok sa fourth degree of consanguinity or affinity. Ang petition for adoption para sa mga ganitong kaso ay direktang isinusumite sa family court na malapit sa tirahan ng prospective adoptive parents. Lubos na ipinagbabawal din ng batas ang independent placement o direktang pagpapaampon ng bata sa sino mang gustong pagbigyan ng magulang. Kasama na rin dito ang illegal online adoption na nangyayari sa mga social media platforms. Dito, nagkakaroon ng transaksyon ng mga magulang at ang mag-aampon. Ito ay may kaukulang kaparusahan ayon sa mga umiiral na batas. Ang legal at tamang proseso ng pag-aampon ay dumadaan sa DSWD o Accredited Child Placing Agencies sa pamamagitan ng gabay ng isang social worker. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-aampon, makipag-ugnayan sa DSWD na malapit sa inyong lugar. Maaari ring kontakin ang mga sumusunod. Meron din ng mga Accredited Child Placing Agencies na pwedeng kontakin para sa impormasyon tungkol sa pag-aampon. Ang proyektong ito ay inihatid ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng Consuelo Zobel Alguer Foundation. Peace.